So yun guys, pag-usapan naman natin ng ating brake shoe, ng ating Mio, kung paano ito mini-maintenance, paano pinapalitan, at paano palakasin. Kaya yung mga naka-Mio dyan, alam nyo na. So yun, paikutin natin habang nakapreno. So, napakaluwag. Sagad na yung adjuster niya, pero umiikot na yung gulong. So, dito siya ina-adjustan. Sagad na. So, ang una natin gagawin, tatanggalin natin ang tambutso. So, dalawang bolt dito. Natanggal ko na yung isa. So, ayan. Dalawang bolt. Tapos, tig isa rin dito. Saka sa baba. Ayan. Bali, apat lahat. So, tara, tanggalin na natin. So, madali lang naman to guys. Hindi natin kailangan ng magagandang gamit o yung mga electric power. Basta meron tayong simpleng pang-ikot, mababaklas natin. So, ang size pala nito ay size 12. So, yan. 12mm. So, mas maganda yung may kaalaman tayo sa pagtatanggal. Susunod naman, size 24 para sa ating gulong. So, kung wala tayong impact wrench, gagamit tayo ng mano-mano. Bali, kailangan natin ng assistant. So, yan, babamunan natin yung camera. Tulong tayo sa assistant. Tatanggalin natin ng double stand. Tapos, habang iniikot natin, ipipreno ng harap likod para mas makapit. So, yan, di ba? Madali siyang natanggal. Tapos, pagkatapos niyan, i-double stud natin siya ulit. So, yan. Tuloy na rin luwagan ang ating gulong. Nakita nyo, napakadumi na. Meron siyang mga buha-buhangin kasi lagi tayong dumadaan sa mga putikan, sa mga baha, kaya madali siyang pasukin ng dumi. Ayan kasi yung isa sa mga dahilan kung bakit tumihina yung preno, kasi nagpapadula siya. So, gagamitin nating panlinis tubig na may sabon. So, pwedeng Joy, kayo na bahala kung anong gusto nyong gamitin sabon. Ayan. Pag tatanggalin to, ganito lang. Ayan, para mas madali siyang malinisan. Tapos, pati yung pinakaloob niya, malinisan talaga. Kasi pag hindi siya nalinisan ng maayos, ganun din, babalik lang ulit siya dun sa brake shoe. Dudulas lang din ulit, sayang lang. Yan. Kaya kung daanan sa inyo laging maputik, laging matubig, o kaya may mga baha, mabilis umina yung preno. Kaya dapat mini-maintenance natin ito. Ganyan lang naman guys, punas-punas lang, hugas-hugas. Tapos ito ring loob, linisan, kita nyo naman, napakakapal na ng dumi. Kasi pag kumapit na yung lining dyan sa
gulong niya, mag-i-slide lang din siya, hindi siya kakapit na kakapit. Kasi meron siya mga buha-buhangin. Para kang dumaan sa mabuhangin na daan, madulas pa rin. Kaya kahit makapal pa yung brake shoe natin, wala na rin kapit. Kasi umi-slide lang din eh. Kaya dapat linisan natin siya na maayos. So yan. Makapal pa siya. Pero gusto ko nung... Kaya pwede rin natin palitan ng... Racing Boy. Yan. Mas maganda siya. Bali kung gusto mo itong ibalik, lilihain mo na ang konti. Yan. Nagamit ka ng 100. Lihain natin ng konti para gumaspang siya ulit. Kasi pag mas magaspang, mas makapit. Parang sa ano lang yun eh. Sa mukha. Kita mo yung mga makikinis na mukha pag hinawakan mo. Smooth. Pero pag yung maraming tigaba at magaspang, kumakapit yung kamay mo, hindi siya mag-i-slide agad. Ganon din dito sa brake shoe. Pero itong racing boy yung kakapit natin. Tignan natin. Kung gaano siya kalakas, kung gaano katagal maupod. So kitang-kita naman natin oh. Maganda yung pagkakagawa. Solido. Pati yung pagkakalagay nung lining niya. Hindi basta-basta matatanggal. So, ang pagkakabit nito, ganito lang. Unahin natin yung sa may bilog. Tapos, yung tatak niya na RCB. Yan, dapat nakikita natin. O yan, medyo batake lang natin kasi yung spearing niya talagang matigas na matigas. Tapos yung adjuster natin ng preno. Nakasagad. Kaya nakapreno na siya agad. Ito yan. Dito siya adjustan. Dahil na sobrang sagad na yung pagkaka-adjust ko ng preno, kailangan natin gumamit ng dalawang pliers. Isang sa pang-ipit sa kabila, tapos isa sa pang-ikot kasi sira na yung sa akin eh. Ayan naman yung susunod kong ipupundar, brake cable. So yan, ganito lang, ikutin lang yung isang nut para lang lumuwag, para madaling maipasok yung gulong saka hindi siya kumakagat. Ganyan lang yung mechanism niya. Pag pinapreno, bumubuka. Tapos pagbuka niya, kakapit yung lining dun sa may gulong. So kaya ka dapat yung gulong natin malinis din. Walang mga buha-buhangin. So yan, kabit natin yung gulong. Huwag natin kakalimutan yung washer. Tapos, itong bilog na nakalagay sa ibabaw, kailangan nakaharap siya sa tambutso. Kasi, siya yung naglalak para hindi luluwag basta-basta. So yan, same procedure. Kasi pag dihigpit, kailangan natin ng katulong. Natin ang katulong. So, ibaba muna natin ang camera. Tanggalin ang double stand. Ipreno. Tapos try natin higpitan.
Kaya naman pag-iara ka. So yan, may kit na guys. Double stud natin ulit. Tapos ilagay natin ang tabot yung. Madali na naman ang maintenance. Basta meron tayong pamihit. Pag magbubaklas ka pa, meron ka pang matutunan sa motor mo. Lalo na kung pares tayong Mio. Pero sabi nga ng iba, yung iba kasi ayaw madumihan. Meron naman silang pera ba? Papagawa na lang yun ah. Hindi pa sila napagod. Pero kung tulad natin na walang budget, tayo na lang talaga magawa. So yan, tapos na. Testing. Tara, testing natin. Ikpit. Ay ta. Isa pa.